Good morning po, Tambay. Good morning po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Kung saan po kayo palagi pumunta, Tambayan, palagi po kayong mag-iingat araw-araw. Luzon, Visayas, at Mindanao. Magandang umaga, Pilipinas. Yan. Tila uhaw. Tila uhaw ang mga pulis sa dugo. Tila uhaw sa dugo ang mga pulis sa nangyaring pagbaril at pagpatay kay Jimboy Baltasar, 17 anyos ng Nabutas City. Noong Agosto, nagbalik ang nangyaring pagpatay kay Kian De Los Santos ng Caloocan City noong 2017. Yan. Itong si Kian De Los Santos, pinatay ito sa panahon ni Duterte sa War on Drug. Maraming namatay sa War on Drug sa panahon ni Duterte, hindi lang 30,000. Bagamat ang total ay 30,000 katao ang namatay, ang mga tinukhang ng kapulisan sa panahon ni Duterte. Yan. Kaya ngayon ang ating kapulisan, uhaw sa dugo sa mga sibilyan. Uhaw sa dugo. Ha? Nagbalik ang nangyaring pagpatay kay Kian De Los Santos ng Caloocan City noong 2017 dahil pinaghinala ang sangkot sa illegal na droga. Ang kaibahan lang, tatlong pulis ang pumatay na walang awang pumatay kay Kian, samantalang kay Jimboy ay anim na pulis. Si Kian ay binaril. Si Kian ay binaril ng tatlong pulis habang nakaluhod. Si Kian ay binaril ng mga walang awang pulis habang nakaluhod, ay binaril ng tatlong pulis Caloocan noong 2017, walang awa. Si Kian ay binaril ng tatlong pulis habang nakaluhod, samantalang si Jimboy ay binaril habang nasa bangka. Napatunayang nagkasala ang mga pulis na pumatay kay Kian at nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Kulang pa yung habang buhay na pagkabilanggo, dapat mamatay. Hindi lang bilanggo, ay mga pulis ay dapat siya mamatay. Hayop kayo. Hayop. Nahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo ang pumatay kay Kian. Sa mga pulis na pumatay naman kay Jimboy, wala pang masasabi dahil kasalukuyang iniimbestigahan ang kaso. Na ayon sa Nabutas City Police ay isang kaso ng mistaken identity. Parehong madugo ang ginawang pagpatay ng mga pulis. Parehong madugo ang ginawang pagpatay ng mga pulis sa dalawang kabataan. Nagmistulang mga uhaw sa dugo ang mga pulis na ito. Uhaw sa dugo ang mga pulis at walang habas na pinagbabaril ang kanilang target. Walang warning shot. Putok agad. Wala nang tanong-tanong pa. Ang ganitong pamamaraan ng mga pulis ay naghahatid ng takot sa mamamayan. Tiyak na walang patumanggang pamamaril. Marami pang mamamatay na sibilyan. Ang anim na pulis na butas ay kabilang sa Sub-Station 4 at napag-alamang hindi nakipagkaordinasyon sa kanilang hipi na ginagawang operasyon. Napag-alaman na mayroong body camera. Itong anim na pulis na butas. Ha? Napag-alaman na mayroong balatong body na body camera. Ang anim na pulis na butas. Subalit hindi nila ito ginamit. Hindi ito ginamit ang bayan ng mga pulis na kriminal. Hayop. Hayop kayo, hayop. Kaya nga may banikan, mayroon kayo, di ba? Para gamitin ninyo, pero anong ginawa nyo? Hindi nyo ginamit dahil hayop kayo. Hayop kayo. Ang anim na pulis na butas ay kabilang sa Sub-Station 4 na napag-alamang hindi nakipag-koordinasyon sa kanilang hipi sa ginawang operasyon. Napag-alaman na mayroong body camera ang anim na pulis. Ha? Napag-alaman na may body camera ang anim na pulis, subalit hindi nila ito ginamit nang isagawa ang operasyon kay Jimboy. Ayon sa sinagawang autopsy sa bangkay ni Jimboy, pawang sa ulo ang tama nito. Nalaman din na
nalaman rin sa autopsy na tatlong oras palutang-lutang ang bangkay ni Jinggoy, ni Jimboy. Hinayaan lang ito ng mga pulis na nakababad sa tubig. Tingnan nyo, pagkatapos yung pinatay, hinayaan nyo lang palutang-lutang sa tubig ang katawan ni Jimboy. Ha? Sinibak na sa pwesto at sasampahan ng kaso ang anim na pulis na nakilalang sina Roberto Balaes. Ito yung mga pangalan ng mga hayop na pulis. Pulis AMS. Pulis AMS Roberto Balaes. Pulis SSJ Antonio Bugayong. Pulis SSJ Jere Maliban. Pulis SSJ Nico Pines Esquilion. Esquilon. Ha? Esquilon. Pulis CPL Edward Jake Blanco at Patrolman. Ha? Pat Benedict Maganda. Tinan mo ang mga apelido nito, may maganda, mayroong ano, mayroong maliban. Tinan mo, mga pangit talaga. Basta pulis talaga, no? Basta pulis ang pangit mga apelido, mga kriminal. Ayop kayo, ha? Ulitin ko, ito yung mga pangalan ng mga kriminal na pulis, karatadong kriminal. Roberto Balaes. Yan, Roberto Balaes. Antonio Bugayong. Yan, ang papangit ng mga apelido, Bilae, eh? Balaes. Mga pangit ang apelido, tapos si Bugayong. Ang papangit ng mga apelido ninyo, magkriminal kayo. Jerry Maliban. Oh, Jerry Maliban. Nico Pines Esquilon. Esquilon. Edward Jake Blanco. Benedict Maganda. Sasampahan din ng kaso ang dalawang opisyal na sina Police Cap Carpio Ground Commander at Police Cap De La Cruz ang Assistant Ground Commander. Dapang-dapa na ang imahe ng Philippine National Police dahil sa sunod-sunod na kapalpakang ginawa ng mga membro nila. Habang ang ibang pulis ay nagsisikap na gampanan ang kanilang gampanan ng maayos ang tungkulin, marami naman ang lumalabag sa nangyaring pagpatay kay Jimboy na nagpapakita lamang na walang kasanayan ang mga pulis kung paano isasagawa ang operasyon. Putok lang ng putok. Kapag nangyari na ang lahat ay saka sasabihing na pagkamala nila ang biktima. Ganito ba ang dapat gawin ng mga pulis? Na pagkamalan lang pala? Nakakatakot naman. Marami pang mamamatay dahil sa gawain ito ng mga pulis. Gaano karami ang mga pulis na uhaw sa dugo ng kapwa nila Pilipino? Gaano karaming pulis ang uhaw sa dugo sa kapwa nila sibilyang Pilipino? Gaano kayo kauhaw? Ah, sa panahon ni Duterte, grabe kayo ka-kriminal. Mga kriminal kayo. Diba? Sinira ang buhay ninyo ni Duterte. Dahil inutosan kay Duterte na kil-kil-kil, pumatay kayo na pumatay. Hanggang ngayon, tuloy pa rin kayo pumatay na pumatay. Ha? Sana mangyari din yan sa anak ninyo. Napatayin din, barilin din. Ayok kayo. Sana mangyari yan sa anak ninyo, na barilin din yung anak ninyo. Mabuti, hindi pa nangyari sa inyo yan, mga pulis, na pinagbabaril lang kayo dyan. Ha? Buti, hindi pa nangyari sa inyo yan, na basta na lang di kayo pagbabarilin dyan. Nakasakay kayo sa moto, nakasakay kayo sa ano, di ba? Mabuti, hindi pa nangyari sa inyo yan. Paano kung mangyari sa inyo yan, na basta na lang di kayo pagbabaril? Kahit sinong pulis na lang di dyan, babarilin dyan. O, paano kung mangyari sa inyo yan? Paano kung bumalik sa inyo yan? Ha? Paano kung bumalik sa inyo yan? Yung pinagkagawa ninyo, paano kung bumalik sa inyo, basta na lang hindi kayo pagbabarilin? Na wala naman kayo kasalanan. O, diba? Anong maramdaman ninyo? Ha? Hayop kayo, ah. Wala lang kayong ginawang matino. Pinapasilunan lang kayo ng tambay. Pinapalamon lang kayo ng tambay. Wala kayong ginawang matino.
Ano kung bumalik sa inyo yan, na basta na lang kayo pagbabarilin? Ha? Gusto nyo yan? Mangyari din sa inyo, na basta na lang kayo pagbabarilin? Balik na rin natin yung sitwasyon. Balik na rin natin. Paano kung kayo naman, sa inyo din mangyari yan? Na basta na lang kayo pagbabarilin? Lahat na lang ng pulis, pagbabarilin na lang yung kalsada. Paano kung mangyari sa inyo yan? Anong maramdaman nyo? Ha? Anong maramdaman nyo? Hayop kayo. Pinapalaan mo ng ganitang bayan. Pinapasilo ng ganitang bayan. Pinatay nyo pa ang taong bayan. Pinatay nyo pa. Nang walang kalaban-laban, pinatay ninyo. Uhaw na uhaw kayo sa dugo. Uhaw na uhaw kayo sa dugo. Uhaw na uhaw kayo.